Kahapon nga po ay naganap ang matinding aktibidad ng Bulkang Taal at ngayong araw naman ay may roon namang upwelling na naganap sa main crater. Bago po ako magbigay ng update tungkol sa Bulkang Taal ngayong araw, ay nais ko po munang kumustahin ang aking mga kababayan dyan, ang aking lahat ng mga subscriber dyan at mga viewers na nasa paligid ng Bulkang Taal. Mga kababayan ko, mga viewers and mga subscriber, ingat-ingat po tayo. Iba na po ang laging handa sa anumang sakuna. Palagian po tayong manood sa mga telebisyon ng mga balita tungkol sa Bulkang Taal. Pwede rin po sa social media at mga Facebook page. Lalo't higit po sa channel kong ito. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay maaari mo akong i-subscribe para laging updated ka sa mga ina-upload kong video, lalo't higit po tungkol sa Bulkang Taal araw-araw. Sa nakalipas na 24 oras, ang Taal Volcano Network po ay nakapagtala ng 102 volcanic earthquake, kabilang ang 16 na low frequency volcanic earthquake at 86 na volcanic tremor na tumagal ng 1 hanggang 22 minuto. Patuloy pa rin ang low level background tremor na nagsimula pa noong 8 ng Abril 2021. Matapos nga po ang matinding pagliligalig ng Bulkang Taal kahapon, ngayong araw naman po ay may naganap na upwelling sa main crater at nagkaroon ng mahinang pagsingaw na may taas na 300 metro patungong Timog Kanluran. Ang pagbuga ng sulfur dioxide o SO2 ay humigit kumulang sa 3,256 tinulada kada araw kahapon May 18, 2021. At ang temperatura na may 71.8 degrees Celsius ay huling nasukat naman noong ika-4 ng Marso 2021. Ang acidity nito na may pH 1.59 ay huling nasukat naman noong ika-12 ng Pebrero 2021. Ang sukat ng ground deformation ng bulkan gamit ang electronic tilt continuous GPS at INSAR monitoring ay patuloy pa rin na nakakapagtala ng marahan na pamamaga ng Kalakhang Taal magmula pa ng pagsabog nito noong Enero 2020. Sa kabuuan, ang mga nabanggit na batayan ay maaaring nagsasaad pa rin ng patuloy na pagliligalig ng magma sa dikailalimang bahagi ng bulkan. Nasa ilalim pa rin po ng Alert Level 2 sa kasalukuyan ang Taal Volcano. Dahil dyan, patuloy po ang paalala ng DOST Pibulks sa madla na sa Alert Level 2 ang extreme drive-in o phreatic na pagputok, volcanic earthquake, bahagyang abo at mapanganib na ipon o pagbuga ng volcanic gas ay maaaring biglaang maganap sa at manalasa sa mga paligid ng Taal Volcano Island. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok ng sinuman sa Taal Volcano na siyang Permanent Danger Zone o PDC ng Bulkang Taal, lalo tigit ang mag-away sa main crater at daang Castilla Fissure. Ang paninirahan po sa lawa ng Taal at pamamangka ay mahigpit pa rin ipinagbabawal ng mga otoridad hanggang sa kasalukuyan. Samantala, patuloy pa rin po ang DOST Pibulks sa masusing pagbabantay sa kalagayan ng Bulkang Taal 24/7 at handang agarang ipabatid ang anumang pagbabago nito sa lahat ng kinauukulan. At bago ko tapusin ang video kong ito ay gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng aking subscriber. Tayo po ngayon ay mayroon ng 1,164 subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat at welcome po kayo sa channel kong ito. Ganon din po sa aking mga viewers, maraming pong salamat at sa patuloy na inyong suporta sa channel kong ito. At syempre isang mabilisang shoutout po para kay Madam Edeline Ibanez. Sabi po niya, happy viewing po mga kapatid mula po sa distrito ng Palawan South, lokal ng Batarasa. So, magandang araw po sa inyo, Edeline Ibanez. Shoutout po sa inyo, Ma'am Edeline Ibanez, at sa lahat po ng nandyan sa lokal ng distrito ng Palawan South, lokal ng Batarasa. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa channel kong ito. At para naman po sa lahat ng viewers na gusto magpa-shoutout ay comment lang po kayo dyan sa baba. Maraming salamat!